Naging maganda ang bunga ng umaga kay Fatima kinabukasan. Sinalubong siya na napakagandang sikat ng araw at malamig na simoy ng hangin pagdungaw niya sa bintana para tanawin ang dagat. Lumabas siya ng kwarto nang unang hinagilap ng paningin ay si Gerard. Para aniya mas gumanda pa ang kanyang umaga. Pero ang dilatnan niya sa terasa ng cottage ay ang nagtatalong si Nadina at Doña Margarita. Hindi pwedeng gusto mo mangyari, anak. Nakakunot noo at may bahid ng pakikiusap na sabi ng ina. Bakit hindi? Anak ninyo ko, hindi ba? Pagmamarakulyo ng babae. Sabi niya nang kunin niyo noo ko eh. Bibigyan niyong lahat sa akin. Bakit ayaw niyo akong pagbigyan ngayon? Dahil napakabigat ng hinihiling mo. Hindi ko yun maaaring gawin. Si... Napahinto ang Doña sa pagsasalita na makita si Fatima na nakatayok di kalayuan sa likuran ng anak. Napalingon din sa direksyon niya si Dina. Malalim ang tingin sinalubong nito sa kanya. Maya-maya binalingan itong muli ang ina. Kung di rin lang ninyo magagawa ang gusto ko, huwag niyong asahan at igagalang ko kayo bilang ina. Wala na nga kayo nagawa para sa akin noon. Hanggang ngayon tumatanggi pa rin kayong gamparan ng pagiging ina ninyo sa akin? Pagkasabi nun, galitong bumaba ng cottage at padabog na naglakad papunta sa tabing dagat. Ano nangyari doon? Ungkat na Gerard na nakasalubong ng babae sa hagdanan. Nanlalambot at napapasapo sa ulo ang matandang babae habang nauupo sa silya. Ay, akala ko magiging mas malapit kaming dalawa sa outing na to. Di rin pala. Sentimiento nito. Ano bang nangyari, Ninang? Napabuntong hininga ito. Nagalit kasi sa akin si Dina nung hindi ko siya piniyagang sumama sa inyo sa birthday party ng kaibigan ni Fatima. Akala ko mawawala ng galit na yun sa outing na to. Ano ba yung sinasabi niyang hinihiling niya sa inyo na hindi niyo mapagbigyan? Dina katiis na sabad niya. Inawakan siya ng inainahan sa kamay. Huwag mo nang alamin, iha. Ako nang bahala rito. Pagpapaliwanagan ko siya. Kung gusto niyo, kakausapin ko rin ho siya. Hindi, wag na. Anitong mapait na umiling. Baka hindi lang kayo magkasundo? Pero hindi ko naman ho siya aawayin eh. Oo nga, pero baka ikaw ang awayin niya. Palipasin muna natin sa mananloob niya at saka ko siya kakausapin. Tama si Ninang, sang-ayon ng binata nang hinawakan siya sa balikat. Pwede mong kausapin si Dina pero palipasin mo muna ang init ng ulo niya. Nakangiti siyang tumango. Sa kabila na datnang pagtatalo na mag-ina, mas gumanda ang araw niya nang masilayan si Gerard. Na makabalik sa Maynila, naging lubhang abala si Fatima sa opisina, kaya nawalan siya ng pagkakatong kausapin si Dina. Nakanda na hong agahanin niyo, ma'am, sabi ng isang katulong na nadaanan niya, isang umaga paalis siya ng bahay. Ang agahang tinutukoy nito ay nakain sa mesa sa gitna ng hardin. Lumapit siya doon at nagsalin ng isang basong juice. Di na ako kakain, nagmamadali ako eh, pahayag niya. Tinignan niya ang maid, ikaw ba yung makakatulong ni Yoli? Opo, tapon lang po ako nagsimula. Ako po si Mina. Ako si Fatima. Pagpapakilala niya. Mula ngayon, huwag mo na akong tatawagin na ma'am o popoen kaya, okay? Pero yun po ang sabi ni Ma'am Dina eh. Ganun ba? Matabang nabigkas niya. Well, basta ako. Gusto kong tawagin mo lang ako sa pangalan ko, okay? Tinapik niya sa balikat ang katulong. Sige, aalis na ako. Sana tumagal ka rito. Sana nga po. Nagpatuloy sa pagiging abala si Fatima, tulad din na Gerard na naging abala na rin sa bagong sangay ng negosyo. Pareho silang naging bihira na mahagilap sa loob ng bahay. Nahinto na pati ng nightlife ng dalaga. Di na nagagawang lumabas kasama ng mga kaibigan sa dami na naasikaso. Timay, kanina pa naghihintay sa office mong sister mong Hilaw. Sabi ni Libby na minsang datnan siya nito sa loob ng restroom. Agad niyang nahulaan sinong tinutukoy nito. Napakunot noo siya. Bakit naman siya dadalawin ni Dina? Oh well, sige, mauna na ako. Wait, meron ka pang isang bisita bukod sa kanya? Sino pa? Aniyang bahagyang lumingon. Si Julius. Bakit yung pinatuloy sa office ko? Mapilit eh. Napapailing na tinuloy niya ang paglalakad. Talagang ayaw siyang tigilan ni Julius. Sa nagdang araw na abalang-abala siya, hindi rin to pumapalya sa pagpapadala ng love note sa kanya. At ngayon ito mismo ang dadatnan niya sa kanyang opisina. Pero ang labas niyang pinagtatakay ang pagdalo ni Dina. Ngayon lang to pumunta sa opisina. Nakadungaw sa salaming bintana sa likuran ng kanyang mesa ang lalaki nang pumasok si Fatima. Naninigarilyo to habang si Dina ay nakaupo sa sofa. Kinabahan siya na makita ang ayos ng dalaga. Magulo ang buhok at nakakalat sa palibot ng bibig ang lipstick. Napamaang siya.
Alam niyang pangahas sa babae sa Julius. Lalo pa siyang nabigla na mapansing nakabukas ang botones ng blouse ng babae. My God! Paano nga isang sa tingin ng lahat ay makaluma at maningi babae tulad ni Dina ipapayag na, "Hi babe!" Nakangising bati sa kanya ang Julius nang humarap ito. "Don't call me babe." Asik niya na tinapunan to ng matalim na tingin. Dina bura ang ngisi sa mukha nito. "Oh, mukhang mainit naman ang ulo mo." "Talagang mainit ang ulo ko kaya umalis ka na, okay? Come on babe, pumunta ako dito para makita ka. Hindi kita inutusang hanapin ako." Matalim na putol niya sa sinasabi nito. "At para sabihin ko sa'yo, hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mo sa party ni Nikki. Bahagyang kumulimlim ang mukha ng lalaki. So talaga palang kinakampiyan mo ang gagong yon. Oh, kaya pwede ba umalis ka na?" "Okay, okay. Aalis ako kung yan ang gusto mo. Pero babalik ako and you can count on that." Bago to gumawi sa pintuan, nilapitan pa nito si Dina. Kinalabit nito ang babae sa ilong. "Okay ka?" Anito at saka lumabas na. Nakahagip siya ng tissue at inabot yon kay Dina nang tumayo ito. "Aanhin ko yan?" Takang tanong nito. "Maghanap ka ng salamin at tingnan mo ang sarili mo?" Aniyang binagsak ang iniaabot sa ibabaw ng kanyang mesa. Pagkatapos na upo sa swivel chair. "Hindi ako tanga para di malaman kung ano nangyayari dito, Dina." Dinampot itong tissue paper at pinahiran ng bibig. "Eh nag-iisa kasi ako rito, ano magagawa ko? Lalaki siya at malakas. Dapat sumigaw ka." Naiinis na turan niya. "Maraming tutulong sa'yo dito? Para maiskandalo ako? Anak ako na may-ari ng kumpanya at ayoko mapahiya. Ang sabihin mo, gusto mo rin." Nanggigigil na sabi niya sa isip. "At paano kung makarating to kay Tita Margarita?" Sinalubong nito ang titig niya. "Bakit? Magsusumbong ka?" Napabuntong hiningang sinapon niya ang noo. "Akala ko ba conservative ka? Tunay na dalagang Pilipina. Hindi ba tinuruan mo ako magbago? Kung ano mang natutunan ko galing lang yun sa'yo." Pahayag nito habang sinusuklay ang buhok at inaayos ang suot na blouse. "Ano bang mali ng mga nakakakita sa mga ginagawa mo?" Tumawa ito na mapanguyam. Nagsalubong ang mga kilay niya. Alam niyang may ibang kahulugan ang sinabi nito at medyo napahiya siya sa sarili nang maalala ang nangyari sa kanila ni Gerald sa dagat. Iniba nitong usapan. "Tilingnan ko nga pala yung ibang papeles dyan sa desk mo. Ikaw palang pumipirma sa lahat ng yan? Mukhang mahirap ng trabaho mo pero sa tingin ko, kakayanin ko naman yon. Kailangan mo pang mag-aral?" Prangkang sabi niya. "Siya nga pala, since narito ka na, gusto kong sabihin sa'yo hindi tama yung mga inaasal mo kay Tita Margarita this past few days." Sumimangot ito. "Ayaw niyang pagbigyan ang hinihiling ko eh." "Kung ano man yon, intindihin mo na lamang siya." Turan niya sa malambot ng tinig. "Hindi mo alam ang mga pinagdaraanan niya nang mawala ka. Naghirap siya ng husto sa kakahanap sa'yo. Pinabayaan niya ako? Hindi totoo yan. Nilayo ko ang papa mo sa kanya na hindi yun kasalanan ni Tita Margarita." Umismid ito. "Hmm? Puro salita lang naman siya. Tulad mo rin panayang salita. Di naman totoo." Napaangat ang mukha niya. "Ano bang sinasabi ko sa'yo hindi totoo? Yun tungkol kay Gerard. Ang sabi mo ang gusto niya sa babae conservative pero di naman pala. Sinabi mo lang yun para di niya ako magustuhan dahil ikaw may gusto sa kanya." "Dina," banta niya. "Akala mo hindi ko nahahalata?" Pinilit niyang magpakahinahon. Sukol siya dahil may katotohanan ng mga ipinahayag ng babae. Pero hindi niya kailangan umamin. Total, wala pa silang anumang formal na usapan ni Gerard tungkol sa kanilang dalawa. Nitong mga huling araw kasi kapwa sila busy. Bago pa siya makapagsalitang muli, nadampot na ni Dina ang bag nito. Mabilis tong lumabas ng kanyang opisina nang di malang niya na itatanong ang tungkol sa pakay nito. Nagpapahinga si Tristan sa sala na makarinig ng tunog ng paparating na sasakyan. Dali-dali siya nagtungo sa pintuan para tingnan kung si Fatima ang dumating. Ngayon lang siya nagkaroon ng libreng oras at gusto niya itong makita at makausap. Pero ang van na ginagamit ni Doña Margarita ang pumarada at hindi ang maroon Honda Civic na ginagamit ng dalaga. Namakita niyang si Dina ang pinagbuksan ng driver, tumalikod siya pabalik sa sala upang ituloy ang pamamahinga. "Gerald!" Habol ng babae na mabilis na nakasunod sa kanya. Nilingon niya ito at hinintay. "Alam mo ba kung saan ako galing?" "Saan?" "Sa Aguirre Enterprises." Nagliwanag ang mga mata niya. "Talaga? Naroon ba si Fatima?" Nagkibit balikat na ana o na itong naupo sa sofa.
Oo, pero hindi kami nakausap ng matagal. May kasama siya eh. Sino? Yung dati niyang boyfriend? Julius yata ang pangalan nun? Napakunot-no siya. Anong ginagawa doon ng taong yun? May gana pa siya na magpakita kay Fatima? Tiimbaga ang naturan niya. Bakit? May masama bang ginawa kay Fatima? Mukha namang okay sila. Ang sweet nga nila eh. Kaya nga, para hindi ako makaistorbo, umalis na lamang ako. Baka ayaw lang ni Fatima na maging bastos. Alam niya ang pupwedeng gawin ng lalaking yon. Nakasimangot na saad niya. Hindi niya napansin ang pagsama na mukha ng kausap. Para tong agad na kabawi, ipinagpatuloy ang planong guluhin ang isip ng binata. Ano kayang ginawa nila pagkaalis ko? Kunway wala sa loob na sabi nito habang nagbubuklat-buklat ng dinampot ng magazine. Tingin ko sa Julius na yan masyadong mabilis sa babae. Numalim ang pagkakakunot noon niya. Anong ibig mong sabihin? Wala lang naman. Baka lang ikako, alam mo na, dati silang may relasyon. Anong mali natin kung anong ginagawa nila kapag sila magkasama? Di siya makapaniwala na maririnig niya ang ganon mula sa bibig na inaakala niyang inosenteng kinakapatid. Paano kang nakapagsalita ng ganyan? Kunot noong tanong niya. Huwag kang magalit. Di ba modernang babae si Fatima? Ang mga modernang babae tulad niya pumapatol sa kahit kanino. Moderna siya at liberal pero hindi cheap. Depensa niya sa dalaga. At para matigil ng usapan, tinalikuran niya ito. Pero humabol pa rin ito. Nakita ko kayo sa beach. Nakita ko ang ginawa ninyo. Kung bumigay siya sa iyo, posibleng bumigay din siya sa iba. Madilim ang mukhang tinuloy niya ang paglayo. Sa wakas, nagkatagpo rin sina Fatima at Gerard nang sadyain ng lalaking umuwi sa alam niyang oras na pag-uwi ng dalaga. Pero nagkataon namang paalis ito. Ano yan? Tanong niyang titutukoy ang bitbit ng mga bag ng dalawang katulong. Sa akin yan. Kaswal na tugon ng dalaga. Napakunot noo siya. Aalis ka? Oo. May anomalya kasing nangyari sa Zamboanga branch at kailangan ko yung personal na asikasuhin. Magtatagal ka ba ron? No, mga ilang araw lang siguro. Hinawakan niya ang kamay nito. Di ba tayo pwede mag-usap bago ka umalis? Umiling ito. I have a plane to catch. Kung ganun, I'll be waiting for you. Pagbalik mo, gusto kong bigyan natin ng panahon ng pag-uusap. No matter how busy we both are. Sige. Anitong nakangiti habang matras palayo sa kanya. Di niya binitawan ang kamay nito. Hihintayin kita? Magmamadali ako para makauwi ka agad. Masuyong saad nito. Kampante ang lahat sa mansyon pagkaalis ni Fatima. Palagay na palagay ang loob ni Doña Margarita dahil malaki ang tiwala nito. Gaano man kabigat ng problema, malulutas, iyon ang kanyang ampon. Ma'am! Naku ma'am! Halos pasigaw na tawag nang humahangos na si Mina. Napatayo ang matandang naglilibang sa garden. Ano nangyari? Ma'am, nakasakay na po kaya sa eroplano si Fatima? Napatirik ang mga mata ng Doña. Por Diyos naman, nasa Zamboanga na yun ngayon. Kahapon pa yung umalis, diba? Naku, paano na kaya to? Bakit ba? Pinakita ni Mina ang bitbit na itim na bag. Naiwan ho niya to eh. Baka ho importante to sa kanya? Kay Fatima nga ang bag na yon at kasama yun sa mga gamit na inianda nito sa pag-alis. Alam yun ang matanda dahil nanonood to sa pag-iimpake ng dalaga. Ang di nito alam kung anong laman ng bag na yon. Akin na nga, tingnan ko kung anong laman yan. Anitong inabot mula sa katulong. Binuksan ang zipper ng bag pero agad ding sinara. Hayaan mo na, underwear lang ang laman nito. Naku, di wala hong dalang underwear si Fatima. Tiyak na kabili na yun ngayon. Ilang araw lang naman siya dun eh. Hala sige, ibalik mo na lamang yan sa kwarto niya. Tumingin ang matanda sa katulong, bahagyang napangiwi. Ma'am, nakuha ko nga pala itong kasama ng bag. Iniabot ang isang pink na sobre. Na naman lambas ng bahay sa Gerard na papaalis na sana. Hi Nina, good morning. Bati ng binata. Na makita ni Mina ang lalaki, tila natatarantotong bumalik sa loob ng bahay. Aalis ka na, iho? Oho, ano ho yan? Nasa sobre ang tingin ni Gerard. Ewan ko kung anong laman ito. Nasa mga gamit to ni Fatima na iwan. Binasa na matanda na kasulat sa labas ang sobre. Unti-unting napakunot-no at napamulagat. Gumawi ang binata sa likuran nito at siya naman napakunot noon na makitang nakasulat doon. To Julius, with love, Fatima. Bugso ng damdamin inagaw niya sa kamay na matanda ang sobre. Dali-dali yun binuksan. Habang binabasa ang sulat, unti-unting dumiriin ang mukha niya. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na buntong hininga.
kapag ko ay nilikot ang sulat at binato. Sa labis na pagtataka na matanda, nag-uumapaw ang pananabik ni Fatima sa kanyang pag-uwi. 5 araw lang siyang nawala pero tila napakatagal iyon. Sabik siyang maibalita sa inainahan na wala naman palang mabigat na problema sa Zamboanga. May konting gusot lang pero madali lang niya yun maayos. At higit sa lahat, nananabik siyang makita sa Gerald. Buo ang pag-asa niya naghihintay ito sa kanya. Pero hindi lang ang binata ang naghihintay sa kanya. Pagpasok niya pala sa mansyon, nakita niyang naroon din ang mag-inang Margarita at Dina. "Hello everybody!" Masayang bati niya. Inintay niyang salubungin siya ng binata pero hindi nito ginawa. Ang pagtayo nito hindi para salubungin siya kundi para talikuran. "Mukha yatang may masamang nangyari dito habang wala ako," naisip niya. Lumapit siya kay Doña Margarita. Nang lampasan niya si Dina, nahagip niyang pag-irap nito. Yumukod siya para halikan sa pisngi ang matanda pero sa kanyang pagkabigla, malakas sa sampal ang sinilubong nito sa kanya. "Bakit, tita?" sindak na tanong niya. Sapo ang pisngi. "Walang hiya ka, Fatima." Tumayo ito at hinarap siya. "Binigay ko sa iyong lahat. Pinakahain kita sa mga pahalad ko. Pagkatapos ito pa ang gagawin mo sa akin? Hindi ko kayo maintindihan." Binalingan niya ang lalaki. "Gerard, ano nangyayari?" Nalumingon ang binata, isang matalim na tingin lamang ang tinugon nito sa kanya. Kinuha ng matanda sa ibabaw ng center table ang sobre. "Hayan! Ang pruweba ng iyong katraydoran?" Nagtataka pa rin binuksan ng dalaga ang sobre. Lukot-lukot na ang sulatang papel ngunit malinaw pa rin mababasa na kasulat. Simula pa lang ang pagbabasa, napakunot noon na siya. "Hi, my dear Julius. Pupunta ko ngayon sa Zamboanga kaya hindi mo na tayo magkikita. Kung magagawa mo, sumunod ka doon, hihintayin kita. Pero kung di ka darating, babalik ako agad. May konti lang akong ayusin doon. Di tayo magkikita ng ilang araw pero kailangan magtiis. Para din naman to sa ating dalawa, di ba? Sa akin yata mapupunta lahat ng kayamanan na matanda kapag namatay siya. At malapit na yon, huwag kang mag-alala. Di natin pa problemahin si Dina pagdating ng araw dahil kukunin siya ni Gerard. Sila naman ang bagay magsama eh. Huwag mong iisipin puputulan ko sa Gerard. Pag nakikisamahan ko lang yon para makuha ko ang tiwala nilang lahat. Alam mong hindi kita may pagpapalit sa kahit kanino dahil walang ibang makapagpapaligay sa akin tulad ng ginagawa mo. Sana sumunod ka rito sa Zamboanga. Nasasabi ka kung makasama ka. I love you so much, Fatima." "No! Eh, hindi ito totoo!" Bulalas matapos basahin ang peking liham. Nilukot niya yon, binato sa sahig. Pinag-init noon ng husto ang kanyang ulo. "Ako nang halos nagpalaki sa iyo, Fatima." May hinanakit sa tinig na saad ng donya. "Kilala ko ang sulat kamay mo at natitiya kung ikaw ang gumawa ng sulat na yan. Tulad nga niya ng sulat kamay ko pero hindi ako gumawa ng sulat na yan." Mariing tanggi niya. Umingos ito. "At anong akala mo sa akin, tanga? Tita, akala ko ba may tiwala kayo? Kayo higit na nakakakilala sa akin, di ba? Alam niyo na hindi ako masamang tao." Pagkasabi, binalingan niya ang binata. "Believe me, Gerard. Wala na kaming kaugnayan ni Julius. Ikaw mismo alam mo yun." Hindi siya sinalyapan man lang ng lalaki. Madilemang mukhang kumilos to pakit ng bahay upang magkulong sa silid. Napahikbi siya. Alam niya useless na ang pagpapaliwanag niya. Di na siya paniniwalaan pa na Gerard at Doña Margarita. "Hindi ko kayo pipiliting maniwala sa akin," sabi niya sa pagitan ng pagsinghod. "Pero kahit anong mangyari, paninindigan kong wala akong kasalanan. Wala akong ginawang masama at di ko magagawang mag-isip na ikasasama ninyo. Higit pa sa ina ang turing at pagmamahal ko sa inyo. Balang araw malalaman niyo rin ano ang totoo." Pagkasabi nun, tumalikod siya at nagtungo sa pintuan. "Fatima, hindi kita pinalis ng bahay." Habol ng donya na sumunod ng ilang hakbang. Mapagmahal at mabait siya at marami na siyang nagawa para sa matanda. Kaya kahit papano na antig ang puso nito sa ipinahayag niya. Pero matibay na katibay ng liham at sino man ang sumuri noon, mapapatunay na talagang may masamang ginawa at inisip si Fatima laban sa donya. "Ano pong magiging dahilan ko sa pagtira dito? Ging wala na kayong tiwala sa akin?" Mapait ang tinig na bigkas niya. Nasugatan ang igaw na matanda sa narinig. Tinaas ang noo, tinignan siya na matiem. "Aalis ka sa bahay na to dahil kaya mo na? Pagmamalakihan mo na ako?" "Wala akong kahit anong maipagmamalaki sa inyo, tita. Alam kong wala ako kung wala kayo. Aalis ako sapagkat ang tiwalang kailangan natin sa ating relasyon ay nawala na." Mabigat ang mga paang humakbang siya palabas sa mansyon. "Paano nangyari yun?"
Takang tanong ni Libby matapos isalaysay ni Fatima ang mga nangyari. Sa condo unit ito, tumuloy ang dalaga pagkatapos ng insidente sa mansion. Ewan ko, hindi ko alam. Naguguluhan ang sagot niya. Nakayuko siya at nakasapo ang dalawang palad sa mukha. Napabuntong haninga si Libby. Kung di ka ang gumawa ng sulat na yon, eh sino? Hindi siya sumagot. This can only mean na may nag-forge ng handwriting mo. Tumaas ang kilay ni Libby. At sino namang gagawa nun? Isang tao lang ang pinagsususpetsahan niya, ngunit ayaw niya magbintang ng walang sapat na katibayan laban dito. Anong balak mo ngayon? Naghabi siya ng isang malalim na puntong hininga. Magre-resign ako sa kumpanya? What? Iiwan mo nang bastang gano'n na lang ang Kira Enterprises? Eh anong mangyayari doon? May iba pang mapagkakatiwalaan si Tita Margarita para mamahala doon? Di na ako dapat pang humawak ng kahit anong posisyon sa alinmang negosyo niya dahil wala na siyang tiwala sa akin. You wanna prove something, right? Yeah, maybe. Sa Tita Margarita mo? Hinaplos niya ang pisking sinampal na matanda. Di lang sa kanya, kundi sa lahat. Lalong-lalo na kay Gerard. Kay Gerard? Bakit? Kinalabit siya ng kaibigan sa tagiliran. Hmm? Meron kang hindi kinukwento sa akin. Nilayo niya ang tingin dito. Sasabihin ko rin sa iyo kapag nahimasmasan na ako. Ngayon gusto ko muna siyang makapag-relax. Kung ganun, di lumabas tayo. So, hesto nito. Iyain natin si na Mitch, tiyak na sasama yon. Saan mo ba gustong magpunta? Hindi, wala akong planong lumabas. Ang kailan ko makatulog para malimutan ko pansamantala ang mga nangyayari? Hi, Timay. Nagbago ka na nga talaga, sambit nito. Di na ikaw ang dating Fatimang nakilala ko. Hindi ka tulad ng dating mahilig sa good time. Hindi ko kaya magsayawan ng feeling like this. Oh, siya, tama na yan. Anito, sabay tapik sa hita niya. Dalhin mo na yung gamit mo sa kwarto at magpahinga ka na. Matulog ka hanggat gusto mo at walang iistorbo sa'yo dito. Thanks, Libby. Kahit paano nakakahinga ako ng maluwag nang may mananiniwala pa rin sa akin tulad mo. Maramdaming pahayag niya. Ay, pwede ba, Timay? Huwag ka na magsentimiento. Natatawang sabi nito. Hindi uso sa atin yan. Pagkatapos ng ilang araw na pagpapalipas ng sama ng loob sa bahay ng kaibigan, lumipat si Fatima sa isang simpleng apartment. At dahil nag-iisa na lamang, kailangan personal niyang asikasuhin ang kanyang mga pangangailangan. Panibagong adjustment yon para sa kanya dahil kay tagal na din nilang nasanay na may katulong. Ngayon wala nang magsisilbi sa kanya. Naglilinis ng kwarto niya at magluluto ng kanyang pagkain. Hindi ko dapat nang problemahin ang mga yon sa loob-loob niya. Lumaki siyang walang tagasilbi kaya't hindi siya mahihirapan mag-adjust. Pagkatapos ayusin ang loob ng kanyang tirahan na grocery siya, kailangan niya na maraming stock ng pagkain habang naghahanap ng trabaho. Di pa siya formal na nag-resign sa Aguirre Enterprises pero balak na nga niyang gawin iyon sa lalong madaling panahon. Isang buwan ang lumipas pero hindi pa rin gumagaan ang pakiramdam ni Gerard. At kahit subsob na ang kanyang sarili sa trabaho, mas lamang pa rin na ginugugol niya ang pag-iisip kay Fatima. Sa kabila ng iniisip niyang masamang pagkatao nito, nasa puso pa rin niyang labis na pangungulila sa dalaga. Gerard, mabuti't narito ka. Bungad din na habang nagmumukmok ang binata sa terasa. May gusto akong bilhin. Samahan mo naman ako. Wala ako sa mood, Dina. Walang ganang tugon niya. Hmm? Lagi ka naman wala sa mood eh. Kanwa ay nagtatampong sabi pa nito. Tumingin siya sa malayo. Ganun na nga. Ano bang pinag-iisip mo? Wala. Inawakan siya nito sa braso at dinikit ang katawan sa tagilinan niya. Gerard, wag mo nang isipin si Fatima. Turan nito sa matinding lambing. Nasama siyang babae, diba? Maglibang ka, lumabas tayo. Mamasyal tayo na magkasama. Hindi binigyang mali siya ng binata. Ang pagkakadikit na yon sa kanya ng kinakapatid. Wala talaga ako sa mood, Dina. Some other time na lang, okay? Nakasimangot pang lumayo ito. Ganyan ka naman pag akong humihiling sa'yo eh. Pero nung narito pa si Fatima, kahit di niya hilingin sinasamahan mo siya, lagi ka nakadikit sa kanya. Pagmamaktol nito. Aaminin ko sa iyong may dahilan yon. Aniyang nanapabuntong hininga. At yun din ang dahilan kung bakit iniisip ko pa rin hanggang ngayon. Napaangat ang kilay nito. At ano naman ang dahilan? I love her. Pag-amin niya. At mas napatunayan ko yon ngayong wala na siya rito. Hindi mo siya dapat mahalin. Angil niya rito. Masama siyang babae, hindi ba? Hindi siya bagay sa iyo. Humanap ka ng iba.
Makakatulong yon para makalimutan mo siya? Umiling siya. Hindi yon ang solusyon. Mas gugustuhin ko umuwi na lang sa Bacolod. Lalo itong nanggigil sa Yamot. Sira ulo ko pala eh. Dapat nga kayo magsama ni Fatima. Bulyaw nito at saka padabog na umalis. Noon lamang napagtuunan ng pansin ng binata ang inaasal ng kinakapatid. Dumagdag yon sa napunan niyang pagbabago rito. Matigas at may pagkagarapal na itong magsalita. Hindi to ganon dumating sa bahay na iyon. Siguro ay yon ang natutunan nito mula kay Fatima. Naisip niya. Pero si Fatima ay hindi naman garapal. Biglang bawi ng isip niya. Moderna ito at maliksing kumilos pero hindi garapal kumilos at magsalita. Kung sa bagay, pino nga siyang kumilos at magsalita pero ang laman ng kanyang isipan at gawa, napailing-iling siya. Plano mo nang umuwi ng Bacolod? Sambit ni Doña Margarita. Nag-aalmasal sila na Gerald ng umagang iyon sa komedor. Para negosyo mo dito. May papagkakatiwalaan akong tao na po pwedeng pag-iwanan noon pansamantala? Sagot ng binata. Tsaka sandali lang mamanhu ako sa probinsya. Bibisitahin ko lang si Mama dahil matagal na rin kaming hindi nagkikita. Tumangot ang matanda. Pagkatapos namiyani ang katahimikan sa pagitan nila. Maya-maya ay tumikim ang Donya. Nabanggit sa akin ni Dina ang tungkol sa damdamin mo kay Fatima. Diretsong saan nito. Hinawakan siya nito sa braso. Narulungkot ako sa iyo, iho, at nanghihinayang. Kung maayos sanang lahat, masasabi kong bagay kayo ni Fatima sa isa't isa. Hindi siya nakasagot nang gulatin sila ng ingay na nabasag na plurera sa di kalayuan. Napatayo ang matanda. Yoli, ano ba yan? Usisan nito na makita ang katulong. Sorry ho ma'am, hindi ko sinasadya. Natatarantang paumanhin ni Yoli habang nakaluhod na dinampot ang mga piraso ng nabasag na plurera. May kip-kip tong isang kahon ng sapato sa dibdib. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit para kang nagtatago dyan? Baka ako kasi makita ko ni Mina? Napakunot noo ang matanda. Bakit mo pinagtataguan si Mina? Mabilis tumayo ang katulong at lumapit sa amo. Kasi ma'am, baka makita niyang hawak ko to? Ano ba yan? Kahon lang naman ang sapatos yan ah. Ma'am, may laman ho ito? At kay Mina yan? So bakit mo pinapakialaman? Umiling ang katulong. Hindi ko ho sinasadya. Natapay ko doon sa quarters namin at natapon ang laman. Kaya ho nakita ko. Hindi pa rin ganoon ka-interesado ang matanda. Ngunit, sinalyapan nito ang kahon. Bakit? Ano bang laman yan? Naku ma'am, tingnan nyo na lamang. Mabilis nitong inilapag ang kahon. Pasensya na kayo kung naabala kong pag-aalmasal ninyo. Pero kailangan nyo talagang makita ang laman nito. Ano ba kasing laman nito? Ana matanda. Sabay tanggal sa takip na kahon. Pero agad ding binalik yun na makita ang sobre ng peking liham. Ay, ano ka ba, Yoli? Hindi ba't pinawawalis ko na sa iyong sulat na to? Ano pang ginagawa nito rito? Ma'am, hindi po sulat ang laman ng sobre. Tingnan ninyo. Muli nga ang binuksan ng Donya ang kahon at nilabas ang sobre. Napakunot noo to, gayon din sa Gerard nang mailabas ang laman noon. Yan ho, ma'am, ang sinasabi ko. 10,000 piso ang laman ng sobre. At malulutong pa, hindi lang ho yun. Mula sa loob ng kahon, kinuha ni Yoli iba pang laman, lipstick at pabangong imported at stickers, kasamang stationaries na tulad ng ginagamit sa liham di umano ni Fatima kay Julius. Sigurado ka bang kay Mina ang mga to, Yoli? Kunot noong tanong ng matanda. Opo, ma'am. Siguradong sagot ng tinanong. Nasa loob po yun ang quarters namin kasama ng mga gamit niya? Para nagkaroon si Mina ng mga yan? Takang tanong ng binata. Kilala ko ang mga to, ani Doña Margarita. Itong lipstick at pabango, binili ko ang mga to para kay Dina. Pero paano napunta kay Mina? At pati itong 10,000 piso, saan niya to nakuha? Ma'am, nakakabuo na ako ng konklusyon. Pero ayoko ho magsalita. Mas mabuti ho kung si Mina mismo ang tanongin ninyo. Nasaan siya? Nasa labas ho. Gaya ho ng dati nakabuntot sa anak ninyo. Tawagin mo siya ngayon din. Pati na rin si Dina. Kuhan ho, ma'am. Namutla si Mina. Di alam ko anong sasabihin. Panay ang baling sa nakahalokip-kip na si Dina na nakatayo sa di kalayuan. Ano? Ipaliwanag mo kung ano ang mga to? Salubong ang mga kilay at bakas ang galit sa mukha ni Doña Margarita. At kahit nakatalikod sa anak, naramdaman nitong akmang paglayo ng huli. Huwag kang aalis sa kinatatayuan mo, Dina. Wala naman akong alam sa mga yan eh. Kaya aakit na ako. Basta, huwag kang aalis dyan. Bakit ba? Imposible ba magkaroon si Mina ng 10,000 piso?
Nagtatrabaho siya, di ba? Sagot nito sa ina. At bakit ka nagsasalita para sa kanya? Binigay ko yan sa kanya. Kumunot ang noo ng donya. Binili ko ang mga to para sa iyo tapos ipapamigay mo na lamang? Dahil hindi ako mahilig sa mga yan. Alam niyo naman, simple lang akong tao. Dinampot na matandang babae ang lipstick. Tuwang-tuwa ka na ibigay ko to sa iyo. Kaya hindi ako naniniwalang ipapamigay mo to ng basta't gano'n na lamang? Binalingan itong muli si Mina. Ikaw ang magsalita, Mina. Binigay ba to sa iyo ng libre? Opo. Nakatungong sagot nito. Yung totoo. Opo. Ay, hindi po. Nanginig at natataranta na sa takot ang katulong. Ibinigay po yan ng kasamang 10,000 kapalit po ng ipinapagawa niya sa akin. Anong pinapagawa niya sa iyo? Curious sa tanong ni Gerard. Pinapagawa po niya ako ng paraan kung paano po may ibibigay sa inyong sulat nang hindi siya mapaghihinalaan. Binayaran niya po ako para manahimik ako at itago po sa inyong aking nalalaman. Nanlalambot na napaupo si Doña Margarita. Ang binata nang humarap sa katulong, anong alam mo? Tumahimik ka, Mina. Maagap na singit na Dina. Gerard, huwag kang maniniwala sa kanya. Siya ang may kasalanan kung bakit nawala rito si Fatima. Siya ang gumawa ng sulat. Ginahin niyang handwriting ng babaeng yun. Gusto niya na mawala rito si Fatima dahil may gusto siya sa'yo. Dumiin ang pagkakunot noon ng binata. What? Sir, hindi po totoo yun. Mangiyak-iyak na ang katulong. Binabaligtad pa niya ang totoo. Gusto mo bang palabasin na sinungaling ako? Galit na pahayag ng babae. Dahil yun naman ang totoo, Dina. Sinungaling ka. Napaiyak ng saba ni Doña Margarita. Ikaw ang gumawa ng sulat. Bakit ba hindi ko agad naisip na ikaw palang may kakayahang pumike sa sulat kamay ng iba? At ikaw may gustong mawala rito si Fatima? Humikbi ang babae at ilang ulit umiling. Sukol ito kaya hindi na nagawa pang tumanggi. Hiniling mo sa akin nung nasa resort tayo na palayasin ko si Fatima dito sa bahay at sa kumpanya. Akala ko hindi yun malaking issue. Pero ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong paad. Para mangyari yon, bakit di na? Ano ang kasalanan sa'yo ni Fatima? Matiim tong tumingin sa ina. Kinuha niyang lahat ang dapat ay sakin? Malakas sa sambit nito. Para tong isang bulkan na sumabog. Kung ganoon, walang kasalanan ng mahal ko. Masayang nais sa loob ni Gerard. Biglang-biglay nagliwanag ang kanyang mundo. Hindi totoo yan, Dina. Ana matandang babaeng biglang nanghina. Totoo. Dahil siyang tinuring mong anak sa halip na ako. Hindi kasalanan niya ni Fatima. Mahal kita. Hinanap kita dahil gusto ko rin ibigay sa iyo ang dapat ay para sa iyo. Pero kahit nakita niyo na ako, wala pa rin kayong ginawa para sa akin at si Fatima. Para sa inyo, isa siyang superwoman. Para sa lahat, napakagaling niya. Siya pa rin ang mahal ng lahat, pati na Gerard. Punong-puno ng hinanakit ang boses nito. Pero mahal kita, Dina. Sabad ng binata. Mahal kita bilang isang kapatid dahil tunay na ina rin ang turing ko kay Ninang. Hindi yun ang gusto ko. Ang gusto ko, mahalin mo ako gaya ng pagmamahal mo kay Fatima. Napailing-iling ang binata. Pero Dina, hindi maaari yun. Nang marinig yun, tumakbo paakit ng sariling silid ang babae. Napabuntong hininga na lang kapwa ang magninang. May katwilan siyang maghinanakit sa akin? Pahayag ng donya. Kahit narito na siya, nagkukulang pa rin ako sa kanya. Malungkot ang mga matang tumingin to sa inaanak. Iho, hanapin mo si Fatima. May kasalanan tayo sa kanya.